kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putuli natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa inyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kawawa naman ang maliliit na tao. Madali silang pagbintangan. Madali silang apihin. At wa silang magagawa na ipagtanggol ang kanilang sarili. Wala naman silang pera at wala naman silang kilala maliban ang Diyos. Iyan ang kalagayan ni Propeta Jeremias. Wala siyang kamuang-muang na pinagplaplanuhan na pala siyang ipabagsak. Sino ang bumabalak nito? Ang mga leaders ng kanyang bayan. Ang mga prinsipe, ang mga punong saserdote at ang mga propeta ng hari. Gusto siyang ipabagsak kasi ayaw ng mga leaders ang message niya na ang pagsalakay ng mga Babylonian sa kanila ay parusa ng Diyos sa kanilang pagsuway sa kanya. Hindi nila mapipigilan ang parusang ito kung hindi nila tigilan ang kanilang pagkakasala. Yan ang sabi ni Propeta Jeremias at ayaw nila itong tanggapin. Kaya gusto nilang iligpit si Jeremias. Walang matatakbuhan si Jeremias kundi ang Diyos. Nasa puso ng Diyos ang bawat tao. Alam niya kung sino ang nasa tama at kung sino ang mali. Malakas ang tiwala niya na malinis ang kanyang konsyensya na ang message niya ay talagang galing sa Diyos. Kaya tumatawag siya sa Diyos na ipagtanggol siya. Ipinaubaya niya sa Diyos ang kanyang sarili. Diyos na ang gaganti. Ang kalagayan ni Jeremias ay siya rin kalagayan ni Jesus at ng maraming mga taong inapi dahil sa kanilang mabuting ginagawa. Tulad ng sinabi ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, dumating na ang liwanag, ngunit ang mga nasa kadiliman ay ayaw sa liwanag at ipinapapatay ang liwanag upang hindi makita ang kanilang masasamang ginagawa. Si Jesus din ipinaubaya niya ang kanyang espiritu sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat at nasisilip niya ang puso ng bawat tao. Mahalaga talaga na matatag ang ating tiwala sa Panginoon sapagkat siya ay makatwiran. Itutuwid niya ang lahat. Hindi siya magpapabaya na parusahan ang masasama at iligtas ang matuwid. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First
things first.